Paano maglagay ng Bluetooth sa inyong mga amplifier? Saan ito ikabit? Ito lang po. Bluetooth at saka back converter. Kung wala pang Bluetooth ang inyong mga amplifier, pwede na yan maglagyan ng Bluetooth. Kung wala man kayong ganito, pwede rin itong charger. Charger ng cellphone. So, pakita ko sa inyo kung paano ilagay ang Bluetooth sa inyong amplifier para hindi na kayo gumagamit na ganito. Para sa cellphone nyo. Hindi na kayo gagamit nito. Magwa-wireless na lang. So ito Bluetooth at saka back converter lang ang gamit natin ngayon. Pwede rin ito. Kabit natin sa AC dito. O pwede rin sa labas. May outlet na lang ito. Pero para malinis, lagay natin sa loob lahat. So ito muna gagawin natin. Back converter. So, saan ba ilagay ang Bluetooth? Ito ilagay sa input. So, pag dito nyo ilagay sa input ang Bluetooth, hindi na ito magagamit na anong RCA kasi may Bluetooth na dito. Sa susunod na lang kayo kung maglagay kayo ng RCA. DVD or cellphone or anong klaseng audio input nyo. Kasi gagawin natin itong Bluetooth na. Wala na ito. Bluetooth na ito. So, simula na natin. So, nasa ilalim. Tanggalin natin ito. Mic. Para magwa-wireless na lang, hindi na magagamit ng wire. Parang magre-remote na lang kayo pag nagpapasounds kayo. Napaka-easy lang po. Napaka-easy ng gawin. Ito, natanggal na. Wala na bang iba dito? Kagtatlo na. Ito. Ito, nandito sa ilalim yung input. Ano kasi ito eh, si sakura 737 yan, sakura 737. Ibo-bluetooth na natin to. Kung meron kayong amplifier dyan na hindi pa naka-bluetooth, sundin nyo lang ito. So dito yung input, focus. Ito yung input na nandito. Ito wala ito, mga video ito eh. So, marami kasi itong pagpipilian itong LCD, DVD. Si-switch nyo lang dito kung saan. Si-switch nyo lang sa harapan kung saan ang gagamitin nyo na input. Para sa Bluetooth, ito ang gagamitin natin itong una. At pag naglagay kayo ng mga RCA sa iba namang mga ano, dito na lang sa pangalawa. Diyan.
kasi i-bluetooth na natin to. Ito, kahit mamili kayo saan banda i-bluetooth natin. Dito ba natin i-bluetooth or dito sa susunod. Kaya napilian ko dito. Kaya hindi na to magagamit sa anong input. Kasi ay naka-bluetooth ng input dito eh. So hanapin natin yung positive right, positive left, at saka yung ground eh. Isa lang ground ito. So ito yung ground at saka positive, at saka nasa ilalim may ano pa. Ay. Kunin natin ng bakit kaya linagyan ng para hindi siguro mahalog, linagyan ng pandikit kasi magaano tayo dito eh, magsusoldering para yung input niya nakadikit. Dito natin ilalagay. Pwede din dito, kahit saan nyo pwede ilagay sa mga input ang itong paglalagyan nyo ng audio input at bluetooth na pwedeng dito, kahit saan. Napili ko dito para madali. Kukunin muna natin itong pandikit para maka ano tayo ng ano, soldering iron. Kasi yung mga symbol ko na mga amplifier naka bluetooth na, ito na lang ang hindi kasi wala pong 737 na naka bluetooth nung 2017 eh. Ito pa lang. Pero ngayon 2020 may marami ng amplifier na naka bluetooth. Pero ito hindi, 2017 pa ito nabili. So i-bluetooth natin to. So makikita nyo dito, ito yung positive right, at ito yung isa, yung positive left, positive right, at saka positive left. Ito naman i-ground ito. Itong sa taas wala, ito video kasi ito eh. So ito yung ground, susundahin natin itong ground, positive left, at saka positive right. Kahit ano, baliktad or right or left or left or right. Ito. So paano ba ito magkano? Paano magsusulda nito? Yan. Para dumikit agad, anuhin natin niya, ano bang tawag dito, Bisaya kasi ako, kaskasin natin to para dumikit agad. Para matanggal yung ano, sana naman makita, naku. Wala kasing ano eh, holder. Kaskasin natin to para dumikit agad kasi may ano pa ito eh. Hindi pa na ano yung metal. I-re-reach natin yung ano niya. Tapos susoldahin. Talagang madali lang dumikit. Eh, saan nyo po ilagay? Sa may mga pangalan naman ito eh. Tsaka yung
yung input selector niya nasa harapan. Basta't ito, hindi na ito pwede lalagyan ng mga input. Itong dalawang RCA na to, itong left and right, kasi na, Bluetooth na ang nagmay-may-ari nito eh. Naka-input ng Bluetooth nito. Hindi na ito pwede lalagyan. Katapos nito, punta naman tayo sa kung paano mag yan. Hanapin nyo lang kung meron kayong tester, pwede tester nyo continuity para mahanap nyo yung ground nya. Dumikit eh. Napakala. Tidikit yan kasi ano, nakaskas na yan. Na-reach na yung ano, metal niya. Yung pinaka-metal sa ilalim. Ngayon, hanap tayo ng wire. Ay! Saan kaya natin nilagay yung Bluetooth? So ito yung Bluetooth na bubuksan ko na lang para makita. At saka ito yung converter, bubuksan ko na lang din. So ito yung dalawa. Ito yung back converter. Ito yung Bluetooth. Hahanap tayo dito ng pag-i-inputan natin sa back converter. Tapos i-adjust natin ang voltahe na 4.2 or 4.5 para naman sa output nito voltage patungo naman dito input sa Bluetooth. Ito yung ito yung sa Bluetooth. So battery positive, negative. Dito sa converter, ito yung input. Hahanap tayo ng 12 volts or 8 volts. Pero wala tayong mahanap na 8 volts, 12 volts sigurado kasi may blower. 12 volts itong blower. Testirahin natin yan mamaya. Ito yung output. So, hanap tayo kung saan ito may ilagay. So, dito na lang sa ibabaw ng relay. Kasi pag may takip, si signal rin yan eh, yung Bluetooth kahit na may takip. So, okay lang yan dyan. Kundi dito, ganda. Ibabaw ng kapasitor, pwede din. Hindi naman ito iinit eh. Pwede dito. Hindi naman ito iinit masyado. So, dyan. Hanap muna tayo ng wire para makakunikan dito sa input. So, yan. Kakat muna to kasi ano, mahirapan ako. So ito po, nakadikit na.
Ito po yung left at saka right. Ito po yung ground. Kahit saan kayo kukuha ng ground, maraming ground kasi isa lang ground ito eh. Kaya dito na ano, input, tingnan nyo lang kung ano, kung ang positive niya ay kung saan banda yung positive niya, kasi makikita yan dito eh. So yung positive niya nasa gitna, sa left at saka right nasa gitna. So itong nakikita nyo na ano, silver, ito yung ground, yung nasa ilalim, yung positive, light, right at saka left. So dito naman, kung titingin kayo dito, so ito yung gitna, yan ang gitna, yan ang positive. Yung sa ibaba naman, yung gitna, yung positive din sa RC at saka ground. So yan lang. At itong Bluetooth, dito lang natin ito ilalagay, hindi naman ito iinit. Dito natin ilalagay sa capacitor. Maglagyan na lang ito natin ng pandikit, glue stick dito. So dito, kung makikita nyo dito, may ano dito eh, left at saka right. Ito, left at saka right. Pwede tayo left, ground at saka right. Ito yung output sa Bluetooth na ikukunik naman natin dito sa input. So ikukunik muna natin to. Ito, naikabot na natin to. Mag-ingat na lang po tayo dito sa pagsusulda kasi ano, napakalapit lang po. Gumamit na lang kayo ng ano, maliliit na wire para hindi magkadig kasi napakalapit. Ito hindi naman, kahit malaki itong wire na ito, tiningnan ko mabuti, wala, hindi naman nagdidikit. Ayan, wala po yung dikit. Ground sa gitna, right saka left. Left, ground, right. Ngayon dito na naman tayo sa power ng Bluetooth. So hanap tayo sa, dito naman tayo sa ano, sa buck converter, hahanap tayo ng 12 volts. So sigurado ako na ito mga blower, 12 volts talaga ito. Kasi ito yung pinagkukunan ng 909. Dito, multiple kasi, multahin nito eh. 52052, 909, at saka 17017 ata. So itong 909, para talaga ito sa blower, sa mga dalawang blower. So dito tayo kukuha kung saan naman ang wire nito. Tingnan natin kung saan ang wire nito. Dito tayo kukuha, tapos tatap natin yung back converter. So saan bang wire sa Bluetooth, sa blower? Ay, nasa ilalim. Saan kaya yung pinakamalapit? Kaya ito kalagay. So dito na lang tayo, may nakita ako blower talaga ito, may red at saka sana sa ilalim ba. Yan yung red at saka black, yan ang sa blower. Hanapin natin yan kung saan yan.
dito yan. So then dito ito yun. Dito sa may ano, may sakit dito. Sabi dito fan daw, fan. So walang ibang fan sa amplifier. Ito yung blower. Walang ibang fan. So bakit kaya? Para malaman talaga natin, i-on natin yung amplifier at saka titistira natin to kung totoo ba talaga itong 12 volts to. Pag nag 12 volts dyan tayo magkukunik para dito. So i-on natin. Wag po kayo matakot dito sa pag-i-install ng Bluetooth kasi wala pong nakakuryente dito eh. Wag yun lang po idikit kasi hindi yan tutunog at saka masisira yung Bluetooth. Wala pong nakakuryente dito. So wala bang nakadikit? I-on ko na. So okay, walang nakadikit. Okay, let's get this job done. Oh, ikauna pala. Inaka. So, ayan, naka-on. Tsaka yung blower, ka-under. Ano ito, may ayaw ito umandar ang blower eh, kapag ano. Kapag hindi umiinit yung heatsink kasi dahil dito switching. Pag umiinit ang heatsink, iinit ito. Ito ang nagtitrigger ng switch. Ito nagtitrigger ng switch para yung blower. Ah, gumagana naman. Ito kaya gumagana rin kaya ito. Ah, gumagana rin pala. Kasi ito yung ano eh, pag lalong umiinit, baka dito lalong lumalakas yung blower. Kasi umaandar naman siya kahit hindi pinatugtog. Umaandar naman siya kahit hindi pinatugtog. Mahina lang. Pag umiinit na ito, tsaka yan lalakas. Kasi may ano siya dito eh. Ito may tinatawag na IC. Diyan. Nakalapit lang niya ang blower. So, tistira natin. Wala kasing humahawak ng cellphone, kaya ito lang. Ano ba ito? Yan. Tistiran ko lang. Yung tama nga, hinala natin 12 volts yan. Okay na, okay. Uy! So, select natin sa 20 volts DC. So, positive. Hindi kita kahit ano. Tistir lang ito. Ano kito lang. Ano yung wire sa ano blower. Bakit it bolts? Di pwede dito. Hanapin talaga natin yung ano 12 volts kasi nasa ano eh. Nasa 7 volts. Ilalo nasa 7 volts tapos mag ano tayo dito hindi aabot ng 5 volts ang kalabasan nito.
7 volts input. Paano natin masisit yan sa ano? Masisit naman siya, pero pag palakas ng voltahe dito sa input, lalakas din ang output. Masusunog yung Bluetooth. So, hanap na lang tayo yung ano, power supply niya talaga, kasi may 909 ito eh. So, dito lang yan. Pwede naman tayo mag ito. Pero kasi ito, 220 kasi ito eh. Minsan lang ako magagamit ng 220 na Bluetooth. Yung mga symbol ko kasi, mga ba-converter na, hahanap na lang ako ng 12 volts. Ito, 220, pwede rin ito. Susuldahin natin dito, susuldahin, tapos kuha tayo ng EC dito sa switch, kasabay ng transformer at saka fuse. Fuse at saka switch. Fuse, dito sa kabila switch, fuse, kasabay din ng transformer. Tapos, wala na to. Pero hahanap tayo dito, ayaw ko maglagay nito eh, kasi hindi naman ito magagamit naman ito eh. Nasa 3 amperes ito. Fast charger kasi ito. So hahanap tayo. I-off ko muna kasi ano eh. Mahirapan ako. Mga brad, dito ako nakahanap ng ano. 0-12. Single lang kasi butahe nito eh. Single lang. Baka masushoot. Single lang kasi ang butahe nito eh. Itong ba-converter. Kaya mahanap ako ng 0 at saka 12. At dito ako nakahanap. Sa dito. Diyan. Nandyan 12 positive, 12 negative, at saka dito sa last 0, kasi center tap kasi ito eh. Center tap ang kanyang ano, voltahe, lahat ng voltahe center tap, kaya dito tayo kukuha sa 12 volts. Hindi naman may aapektuhan itong ano, dito yan banda yung kumukuha ng ano. Hindi naman may epektuhan kasi yung Bluetooth hindi naman maglo-load ng malalaki. Maliit lang kumain yung Bluetooth. Kaya hindi naman ito maapektuhan kung ano man to. Dito yata yan sa mga input at saka ano, sa mga IC ng input. So dito tayo kukuha. So hindi tayo magsusulda dyan. Dito tayo magsusulda sa wire. Simulan natin. Ito, nakahanap na po ako ng 12 volts, 0 at saka 12 volts. Dito. Dito yung wire, patungo siya dito sa ano, equalizer ata ng Sakura. Kasi 12-0-12 ito eh, may center tap. Ito, negative. At saka positive dito. Yung sa gitna. Ano yung sa gitna eh. Positive din yan. Pero negative. Ito kasi nangyari dito eh. Ito nagiging negative kapag yung capacitor nasa gitna, yung ano, naka-series. Ito, negative talaga ito eh. Kung gagamitin natin itong sign na negative, negative talaga ito. Ito yung negative. Kasi ito yung center tap eh. Yung nasa gitna, ito yung center tap. Tapos, dito ako nagtatap. So, ito na yung center, itong center tap, nagiging positive na ito,
at saka ito negative. At itong sa gitna nagiging positive. Kung nag-tester, kung itong dalawa, itong negative at saka itong sa gitna, magiging 24 po ito. 24 volts kasi center tap is 12-0-12. E ito yung ground nasa gitna, dito nilagay ang positive kasi magpapositive siya dito eh. Tapos dito sa kabila, negative. Yung sa gitna, yun ang positive. Talaga. Kasi center tap eh, baka naguguluhan kayo. Pero, isa lang naman ang kukunin natin eh. Single lang. Single lang ang bulta eh. Wala nang ano, center tap. So, ito. 12.2. 12.2 yan. Tamang-tama. So, okay na. Ito na kinikabit ang back converter. Tapos, i-ano natin ito, i-sit natin dito ng ano, 4.2 volts para ma-regulate yung Bluetooth na 4.2 lang talaga yung voltahe, hindi yung ano, lalagpas ng 5. Okay, simulan na natin. Ito, gumagana na po ito. Gumagana na po ito. Itong DC to DC regulator back converter, gumagana na po. See, may nagre-read na. Ngayon, ikabit naman natin dito yung Bluetooth. Dito tayo kumukuha kasi na ano, filter na ito eh. Nadaan na ito ng maraming kapasitor dito at saka ano, mailar. Nagpipilter na. DC na talaga, pure DC na talaga kasi full wave eh. Full wave tsaka may center tap, nagdi-DC na talaga ito. Pure DC na talaga ito, constant voltage na. Dito tayo nakahanap ng ano, 12 volts. Yung iba malaki voltahe. Sa 0.17 yun, 0.17. Ito linya ito ng 909 kaya 12 volts lang. Yan, ito, umandar na. Ngayon, ikabit naman ito natin itong Bluetooth para lalo nang gumagana. Final na po ito. Hahanap lang tayo dito kung saan natin ilalagay itong dalawa. Kasi, ano, ito pa. Sa uli muna natin to dito. Sa, ano. At magtitesting tayo nito. So, ayan. Ikabit muna natin. Tapos na po. Ito na po yung ano, Bluetooth na ikabit ko na po. So dito nanggaling siya dito sa ilalim, yung socket niya may 12 volts. I-in natin dito sa back converter, out naman niya papunta dito sa Bluetooth na ano na po ito, na regulate po ito. 4.2 lang ang in-adjust ko dyan. Itestirin natin. Itestirin natin. Yan. 4.2. So, ayan. Patungo siya dito sa Bluetooth at yung output na stereo sa Bluetooth papunta naman siya dito sa RC. Wala kayong makikitang wire dito kasi nasa loob eh. Kinabit natin yung speaker kasi patugtugin natin. Yan. Yan. Twitter. Tsaka dito speaker. Yan dyan. Ayan, patugtugin po natin to. May cellphone dito. Kukunik po natin. So, wala po kayong makikitang wire dito kasi nasa loob. Si nag-soldering tayo sa loob para makabit. So,
So kahit anong amplifier po, pwede po kayo mag-install ng Bluetooth para wala ng ano dito. Pero ito, sa susunod, magagamit din ito, magagamit. Ito lang po yung hindi magagamit kasi sa Bluetooth na ito, hinangkin ng Bluetooth. So, yan po. Yan, ang Bluetooth. Magtitest tayo ng sounds. So, dito, maka-LDCD siya. So, ayan po mga input dyan. Dito sa likod, meron po dito mga input. Mga so, LDCD, dito po yung Bluetooth. Pwede rin po nyo ito magagamit sa DVD, kahit ano, cellphone, RC. Dami po kasing input eh. I-select nyo lang dito kung alin ang gusto nyo. So, dito mali pala, ito palang isa source ito, see mag-adjust nyan VCR LDCD VCR, DVD, LDCD audio, VCR LDCD, yan so nakabit na po yung Bluetooth. Itong cellphone, mag-ano tayo, connect natin yung Bluetooth, bago lang ito eh, baka ayaw matitik. Saan ba dito yun? Baka madidetect nyo. Bubulyuman natin. So, ito yung volume. I-play na natin. Baka nakadetect na. Yan, kakunik na. Punta tayo sa ano, sound music, music player pala. So hanap tayo dito sa yung mga disco na kasi nakakonnect na itong Bluetooth. Ano kaya hindi tayo maano dito ng YouTube, mga copyright. So ito. Nakita yung tumunog. Teka. Bakit ayaw niya? Ah. Baka dito sa input nagkamali tayo. Tama. Kasi ayaw niyang tumunog kasi yung input. Ito tayo dito sa source. Nasa LDCD tayo eh. Tapos yung napindot natin niya sa auxiliary. So punta tayo dun. Yan, ako lang kasi na ano ito. Na nalagay ko sa ano, sa ano ba ito? Sa equalizer ata. Tapos nan na reverb kasi pangit ang tunog. So ayan, naka-play na ito. Volume. So ito na po, tumutunog na po itong Bluetooth.
So napaka easy lang po ito gawin. Pero kung di nyo po kayang gawin, wag na lang po, kasi baka may maano kayo sa amplifier nyo at ayaw na tumunog. Para mas madali, well, hindi na kayo maghahanap ng 12 volts na supply dito sa mga linyang ito, kasi may papuntahan talaga ito, mga equalizer at saka tone control. Kung ayaw nyo mag tap dito at saka mahirap para sa inyo, yun na lang yung charger, yung charger ng cellphone. Ito, ito na lang po yung gamitin nyo. Wala na ito, ito na lang para sa input dito, para magbigay ng 5 volts. So, parang natatakot kayo na ano, maglagay ng Bluetooth sa inyong amplifier, na dito lang kumuha sa ano, wag na lang, kasi baka may maano kayo at ayaw tumunog yung amplifier nyo. Ito na lang, wag na lang ito, ito na lang, kasi dadirect ito dito eh. At saka sa AC dyan, kukuha kayo dyan sa fuse at saka switch. So dito na lang kayo kukuha para hindi kayo mahihirapan. Pwede nyo po rin ito ano, i-open ito at para wag na lang, ito na lang. Susuldahin nyo dito, suldahin sa kabila. Pagkatapos nyo mag ano dito, mag connect ng soldering iron at nakatap na yung dalawang wire. Easy po ito to 20. Kumuha kayo ng ano dito sa switch at sa fuse. Dadaan talaga ng fuse at switch para pag nag-on ang amplifier, mag-on din ang Bluetooth. Kasi kasabay po sila mag-on itong charger ng cellphone sa transformer sa kasabayan, para magsusupply ng Bluetooth, supply ng 5 volts. Wala na ito, hindi na kailangan, kasi baka mahirapan kayo eh. Dito ako naghumahanap ng linya eh, sa mga ano nito, sa mga wire. Ito talaga yung power supply niya dito. Dito ko makuha. Tapos nakahanap ako dito ng circuit na may 12 volts. So okay. In 12 volts. Na-regulate ko ng 4.2 volts. Tama-tama. So wala na kayo makikita wire dito kasi naka-bluetooth na. Ito na lang yung speaker ng wire na makikita niyo. At ito yung AC cord. Ayan. AC cord. At ito na lang, wala nang input, wala na, kasi nang Bluetooth na sa loob. Sinadya ko dito ilagay yung Bluetooth kasi may butas kasi itong cover ng sakura dito sa gilid eh. Yan. Para makahagap ng signal, kasi ito yung signal ng Bluetooth. Ito talaga yung naghahanap ng signal ng Bluetooth. At saka may butas dito sa cover, maano niya yung mahagap niya yung signal. So easy lang po ito gawin. Kung natatakot ko po, kung natatakot po kayong gawin ito, ito kasi dito ako kumukuha eh. Kung natatakot kayo, baka may maano kayo na iba na hindi ayaw na tumunog yung amplifier nyo, ito na lang. Napaka easy lang po pag install ng Bluetooth para sa amplifier nyo. Kahit anong amplifier po, pwede po ma-installan ng Bluetooth. Dito lang tayo makukuha. I-inputan lang po natin ito ng Bluetooth, output sa Bluetooth. Ito yung nagre-receive ng sound sa Bluetooth. Tulad nito eh. Ito yung sa cellphone jack, at ito naman patungo sa amplifier. Ito napaka-easy gawin lang po din ito.
hanap lang kayo ng punjak na sira tapos dalawang RCA. Okay na. Yan. Ito. Wala na ito kasi naka-bluetooth na. Isilay na lang po at saka speaker ang makita nyo na. May wire dyan pero wala na dito sa iyo. So, tumunog na po ito. So ito pong sakura, malakas po ito sa 8 ohms. Sobrang lakas po ito sa 8 ohms, lalo na po yung malalaking round, mga 18 inch, ganyan. Malakas pong sakura dyan sa mga 8 ohms. So okay na po.